Okay, so magandang hapon sa inyo, mga tropa. So ngayon ang pag-aaralan natin is the Rule 4, Treatment of Inmates with Special Needs. So ito ngayon yung may mga ano, yung may mga dapat may karagdagang pag-aalaga na kung saan yung mga inmates mo maaaring may problema sa pag-iisip or may mga kapansanan. Ayan yung ating mga sakop niyan, okay? So, under the United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners or yung tinatawag natin na Mandela Rules, okay? So, dito dapat i-apply din. So, may tinatawag din tayong Mandela's Rule, okay? Kay Nelson Mandela's, Nelson Mandela. Yeah, we call it Mandela's Rule, no? Yeah, Rule. Yan, buhayin natin Nelson Mandela. Nelson Mandela's Rule. Okay. So, yan. Inais ko lang. So, sabi dito, provides that so far for possible, kailangan may separate institution. Okay? So, ang sabi natin dito, dapat daw ang mga kulungan ay may mga iba't ibang institution na kung saan may kinakain mga special needs. Dapat separate din ang sections. Ano pa? Shall use treatment of different classes of prisoners. Okay? So, dapat daw may iba't ibang klase na paano natin itatrato. Hindi naman lahat ng mga PDL ay pare-parehas. Yung isa ay regular PDL lang. Tapos yung isa naman, may mga problema sa pag-iisip. Okay? Pero, sabi na dito, tumataas ang criminality ayan, in the recent year. Alam naman natin, di ba, tumataas naman talaga ang criminality. Siyempre, habang tumataas ang criminality, dumadami rin ang mga tao na nakagawa ng krimen at dumadami rin ang mga pinapasok sa loob ng kulungan. Okay, so ang sabi dito, one of the most common problem and one of the most common problem in the jail or prison is ano ba? Ano yung pinaka most common problem sa jail or prison? The answer is overcrowding. Okay? So ayan yung pinaka common problema, overcrowding or numbers na mga preso ay dumarami. Okay? Overcrowdings. Kasi sabi nga dito, the more tumataas ang criminality, the more na marami nakukulong. And also, ganun din. Mara lumalaki o sumisikip na ang kulungan natin. Okay? Dahil nga sa marami nakukulong. Ano ba ang sabi natin dito? Especially for drug-related cases or offenses, and the adoption of better crime solution method resulted in marked increase on inmates population. Oh, ayan, oh, di ba? Sabi nga, yung mga drugs, di ba? Masin nyo na ngayon, di ba? Halos maraming mga drugs, di ba? So, halos karamihan. Meron nga ako napanood sa, ano, sa Netflix. Kung, ano, kung try nyo makapanood kayo sa Netflix, meron talaga mga, ano, meron documentary doon. No. Yan sa jail talaga. Marami nga na may iba't pa mga tawag pala. Okay, the lack of funds. Ayan. So ito, ang lack of funds, pangalawang ano to? Ito 'yung nagpapabigat lalo ay no. Lack of funds to expand existing jail or to build new ones aggravate the situation. Okay, tingnan niyo maigi ha. Okay, kung ang tanong sa atin ay ano ang nagpapalala? O, ganito mga possible na pwedeng in sa inyo yan. What aggravates? Yan, what aggravates? Ano nangyari dito? Yan, what aggravates the problem in jail or prison? Ano yung nagpapalala? Okay? Kasi
ano eh, ang problema na natin talaga is overcrowding. Pero ano daw ang nagpapalala? Ang nagpapalala ay yung lack of funds. Sinagot na mismo ng BJMP manual. Okay, so ayan ang nagpapalala kung bakit lalong humihirap lalo sa loob ng kulungan. The more na tumataas ang mga nakakulong, sumisikip. The more na dumadami, mas kailangan natin ng malaking pondo. Unang-una, pag-maintain ng ating mga kulungan. Okay? So, alam na natin ha. Pag ang tanong, ano yung common problem ng ating jail? So, the answer is overcrowding. Pero kung ang tanong sa inyo is, ano ang nagpapalala sa problema ng ating kulungan? That is a lack of funds. Okay, totoo yun. Dahil kulang talaga sa pondo. Okay, according to Section 33, ano yung basic mga policy natin? Sabi na, as a general rule, inmates with special need should not be held in jail with other regular inmates. Okay, maliwanag na sinabi dito, as a general rule, pero maisip naman natin, hindi rin talaga totaling nasusunod dahil nga, ano, kulang ang ating pondo. Okay? Hindi sapat ang ating mga kulungan para i-implement yung ganitong scenario. Okay? O implement yung ganitong kautusan. So, dahil mga Pilipino tayo, then always sa Pilipino, madiskarte yan. Tingnan nyo, binagbigay siya ng example. For example, yan, tingnan nyo maigi, oh. Sabi dito, for example, nasaan ka na? Buisit ka. Ayun. Yan. For example, female inmates should be confined in institutions separate from those used for males and male youth offender should not be mixed with adult offender. Okay, so yung ano yung babae, dapat daw nakaseparate daw, no? Nakaseparate sa mga kulungan ng lalaki or yung mga lalaki at bata na adult, dapat ihiwalay natin. Pero sinagot na rin mismo ng manual na sabi, but ipagpalagay na natin na ayan na yung realidad eh. Okay, reality na tayo eh. Reality relative to budget, constraint, kakulangan ng pondo, increasing inmates population, insufficient and inadequately equipped detention homes, warden and jail officer shall end to provide the best arrangement to make for such inmate keeping with the rule. Eh, yun nga ang problema. Di ba? Kahit na sabi nga nila, kahit na kulang ang budget natin, eh, madiskarte tayo. Okay, kaya mapapansin nyo sa loob ng kulungan, dito sa BJMP. Eh, isang site lang sila, isang kulungan, pero separate yung mga babae sa lalaki. Okay, hindi naman pwedeng pagsamasamahin yan, baka dumami. Okay, di ba? Okay, sa Section 34, ang sabi natin dyan, handling inmates with special needs. Okay, pag babae, yan ha. So, babae, the female dorm should be completely separate from male dorm. Okay, dapat separate daw. Diba? Separate from the male dorms. Maliwanag na sinabi dyan, diba? Ito ay para sa babae. And dapat ihiwalay natin ang babae at lalaki. Okay, iwalay. Yan natin. Siguro, ano, violent. Purple. So ano pa? Female personnel should be designed to keep the keys of the female dorms. So sino daw ang may hawak na ano ng susi ng para sa babae? Eh syempre dapat ay female personnel. Okay, alam naman natin na baka mamaya pag ang may hawak ng susi ay lalaki, o kukuha lang sila ng babae, baka tirahin na. 'Di ba? So para sa key female dorms. O ayan ang kailangan natin diyan. And also only work suitable to their age and physical condition should be assigned to female inmates. So paano daw 'yan? O, sabi ko ano lang kaya ng babae, 'yun lang dapat. Huwag natin puwersahin 'yung babae. O 'di ba?
Ano pa? No male inmate shall be allowed to enter the female dorm. Okay? Wala daw lalaki na preso na pwedeng makapasok sa kuluan ng babae. Alam naman natin, guys. On the other side of the part, okay? Ang lalaki, sabikyan sa babae. Tandaan yan, sabikyan sa babae. Then, ganun din ang part ng babae. Once na nakakulong ka at nakatikim ka ng ano, tsapopoy din, ganun din ang babae. Sabik din yan sa tsapopoy. Okay, hindi natin alam kung ano mangyayari dyan. Okay, baka mamaya magkaroon silang sexual contact. Yan ang iniiwasan natin. Una-una, baka mamaya yung ano, babae may asawang lalaki. Sa iba, may asawa. Tapos ito, may asawa. O pinahayaan natin makapasok niyan, sira ang pamilya. 'Di ba? Pangalawa doon, paano yung bata? O panibagong problema na naman 'yan. Okay, male personnel must provide female inmates with utmost privacy. Dapat daw ang female inmates ay meron daw privacy. O syempre naman, 'di ba? Lalo-lalo na kapag may ano, 'di ba? Teka lang, lagay natin. No inmate shall be allowed to enter. Lalo-lalo na baka pag may dalaw, 'di ba? No? Yung may dalaw babae, magpapalit sa harapan ng ano, ng male personnel, 'di ba? Mahirap naman 'yun. Naguhubad, syempre respeto pa rin. Okay, kaya binibigyan ng privacy ang mga kababaihan. Yung mga kababaihan eh, may mga special needs 'yan. Okay? So kaya sabi ko sa dito, pag mga special needs, hindi lang tumutukoy ito sa may mga problema sa pag-iisip. Ito rin ay tumutukoy sa mga kababaihan at saka sa mga ano, mga bata. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, inihiwalay natin sila as a regular PDL. And sumunod, no male jail personnel should be allowed to enter the female dorm except in emergency cases. Okay. Oh, maliwanag na sinabi. Ikaw jail officer na lalaki, huwag kang pasok doon sa kulungan ng babae. Pero may circumstances. Except in emergency cases or when necessary. Malay nyo, may namatay doon, di ba? Okay, yun lang yung mga circumstances except in emergency cases o kinakailangan. Okay, so ibig sabihin, as a general rule, mga lalaking jail officer ay hindi pwedeng pumasok sa kulungan ng babae. So next, letter G. Searches shall be performed by female personnel. Okay? So dapat daw yung search ay ang gagawa ay female personnel. Trained of proper searching shall be made in accordance with established rule and shall provide with privacy during the procedure. Okay? So, kung mga search yan, tatandaan natin, lagay na lang natin, no cross-gender. Okay? No cross-gender. Pag babae, babae lang. Pag lalaki, lalaki. No cross-gender ang usapan natin dito. With regards to searching. Okay? Sa letter H, medical physical examination shall be performed by female health personnel in absence of female staff. The exam shall perform by male health personnel in the presence of female staff. Okay? So, ayun na, health personnel. Sabi daw, medical physical examination, in case of medical physical examination daw, na ipe-perform dapat ni female health personnel, ang nangyari, absent si female health officer. Okay? So, ang tinutukoy dito, absent si, ano, si female health officer. Okay? Tanda niya. Take note natin, ha? Yan. So, syempre, kung absent yung female health personnel, ibig sabihin, siguro mga nurse yung nurse, no? Mga nurse. Yan. Siguro nurse ang pinag-uusapan dito. Na babae. Pero kung absent yung nurse na babae, ang magpe-perform daw, yung, siguro, nurse na lalaki ito, pero provided in presence of the female staff. Okay? So, yan ha.
So, ano pa? Female inmates shall provide with opportunity to avail themselves of all programs and activity males inmates are provided with. So, ibig sabihin nyo, ano? Yung kung ano yung program na lalaki, dapat meron din sa babae para equal. Okay? So, yan. Ayun yung tungkol sa babae. Diba? Dapat ihiwalay sa kulungan ng lalaki, hiwalay-hiwalay. Dapat ang may hawak ng susi ay para sa kulungan. Yung may hawak ng susi sa kulungan ng babae, dapat babaeng personnel. Ano pa? Mga lalaking PDL, hindi pwede pumasok sa kulungan ng babae. Dapat daw ang male personnel, bigyan ng privacy ang kababaihan. Letter F, dapat daw ang male jail personnel, huwag payagang makapasok sa loob ng kulungan ng babae, except lang in emergency cases. In cases of searches naman daw, ang magkakandak niyang search yan ay babae. Okay, no cross-gender. Pag medical physical examination daw, kung magkakandak niyan, babae, female health personnel. Pero kung walang female health personnel, edi male health personnel provided in the presence of female staff. Okay? So, at sumunod dyan, letter I, dapat kung ano yung mga opportunity na binibigay sa lalaki, may activities nila, dapat ganun din sa babae. Equal lang dapat. Okay, how about naman drug user? Drug users, dependence, alcohol, ang sabi natin, inmate bound to be drug user, and dependent ka man, alcoholic should be segregated from other inmates, especially during with withdrawal period. Okay, so ito matindi, di ba? Alam niya na pag withdrawal period, di ba? Yan, yung mga iba, nanginginig, nangangatog, yan, di mapakali, irritable, yan. Inmates undergoing drug alcohol withdrawal must refer to jail psychiatrist. Okay? So, in case daw yung ongoing, ibig sabihin, we may withdrawal siya. Yeah, may withdrawal syndrome or withdrawal na nangyayari. Then, dapat ang ibigay natin yan sa jail psychiatrist, physician, nurse for evaluation and management. Okay? If in case na siya ay may withdrawal na. Okay? So, ito kasi, ito, yung inmates na to, nalaman, meron siyang withdrawal. Nalaman pa lang na mga posibilidad na may withdrawal siya. Okay? Ito naman, alam na talaga nila na nagkakaroon ng withdrawal. So, ang dapat mga siwa, si jail psychiatrist, physician, nurse, yeah, for evaluation and management. Okay? So, dapat pala ihiwalay natin yan. Sumunod dyan, appropriate measures should be taken to enable inmates to follow strictly the jail physician advice. Sundin niya. No? Advice regarding diet and other medical intervention, treatment during withdrawal period. Okay? So, ayan ha. Sabi dyan, should taken to enable inmates to follow strict the jail physician advice. Ayan, advice. Ayan. Kasi minsan kapag mga psychiatrist may advice lang yun, yun lang kakainin mo, ito bawal. Ayan, for your own goods, no? Maintain close supervision over inmate to prevent attempt to commit suicide. Ayan, no, diba? Pwede pala silang, mag-commit ng suicide, oh. Yeah, to commit suicide or self-mutilation. Minsan may mga ganun na nangyayari na sinasaktan nila yung sarili nila. Okay? Na sasaktan. Kaya sa ang BJMP, meron din silang mga trained personnel dyan na kung saan malalaman nila kung yung tao ay mayroong behavior na mag-suicide. Malalaman kagad nila. Ano pa? Conduct regular search of inmate dorm, maintain constant alertness to prevent smuggling. Yan. Prevent smuggling of narcotics, liquor, and other dangerous drugs. Ayan ang iniiwasan, di man makapasok. Diba? Merong cases nga yung marijuana, gustong ipasok sa loob ng kulungan, akalain nyo ginawang napkin. Talaga nakabalot talaga sa napkin . Tapos diba solid yung amin yung grabe. Super science. Ito naman, how about na may problema sa pag-iisip? Mentally ill.
Sabi natin dito, inmate manifesting sign and symptoms of mental illness. Yan, kung may mental illness, then si jail psychiatrist ang mga siwa doon. Parang halos lahat naman kapag may problema sa isip, eh, di ba? Psychiatrist or psychologist lang naman tinatawag. Disturbed inmate or mentally illness inmate should be transferred to mental institution. Yan, yung mga may disturbed inmates. And dapat dali natin sa mental institution. Okay, provided, ayan ha, dapat daw proper psychiatric treatment upon the issuance of the court order. Kasi bawal kasi tayo maglabas ng inmate sa kulungan without court order. Okay? Baka mamaya madali tayo ng delivering, ano, di ba? Delivering from jail, di ba? Iyan ang masama doon, madadali tayo dyan. Okay, sa letter C, close supervision, medical management, mentally should be maintained by jail medical personnel. Okay? So, supervise lang siya, di ba? Ano ba yung meron kanina kay ano, psychiatrist? Nasa ka na psychiatrist? Pag may sign and symptoms ng mental illness, kay psychiatrist. Pero pag close supervision, ay di kay ano pala yan, kay jail medical personnel. Okay? So, number 9, place the mental illness inmate in separate dorms or in special restraint room provided for violent cases. Okay? So, ang sabi niyan, kung may mentally illness inmate daw, separate natin sa mga kulungan. Baka kasi mamaya, eh, magwala yan, di ba? Di ba? Baka magwala. Yan ang kinatatakutan natin. At ang masama dyan, yung mga kasama niya, pagkapatayin niya. And sumunod din, maintain close supervision over inmates to guard against suicidal attempt or violent attack. Yan. So, baka kasi magkaroon mag-suicide yung ano, yung inmates, no? So, how about naman dito sa ano, lesbian, gay, bisexual, transgender? Meron pa nga dagdag 'yan, 'di ba? LGBT Q tapos IA+. O ayun yung may bago na, 'di ba? Or minsan tinatawag sila ang ano, Rainbow Community. And they are known as a Rainbow Community din. Kasi dito guys, meron to yung ano eh, queer, di ba? LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and queer, meron pa intersex, tapos asexual, di ko rin alam kung ano mga to. Basta nabasa ko lang din yan, no? For the purpose na i-update lang natin na marami ng ganyan, guys. Okay? So, sabi yan, separate LGBT to prevent their maltreatment and abuse by inmates and to prevent them from maltreating and abusing other inmates. Kasi, minsan kasi may mga gay tayo, ang ginagawa ng mga ibang preso, binubugbog, pinagsasamantalahan, di ba? So, ang ginawa na lang sa kanila, ipine-prevent sila. Sinesegregate sila. Hindi ko lang alam kung ano na nangyayari sa ngayon, pero base lang din sa aking mga observation, may pinagkukulungan sila ng sarili. Okay, tapos may sarili-sarili silang task. Okay? How about sex offender? Naku, ito yung mga grabe naman to. Inmate charged with sexually related crimes should be segregated to prevent them from taking advantage of other inmates. Kasi kapag hindi natin ma-separate 'to, mga possible na mga mangyari. O 'di ba, common 'yan, ayan oh. Mga possible na mangyari, guys, is magkaroon ng ano ng homosexuality, 'di ba? O kaya sodomy niya, 'di ba? Sodomy, mga possible na mangyari na sodomy. O basta marami pa, and etcetera. Yan. Ayun mga possible na mangyari. Common. Yan. And ilagay natin to prevent ganito. To prevent sodomy. And maintain close supervision and control. Sumunod dyan, suicidal inmates. Inmate manifesting sign and symptoms of depression
Yan, suicidal tendency. Yan, kung may mga ganyan, dali natin yan kay, ano, kay jail psychiatrist. Yan, ayun may mga ano, yung mga suicidal tendency, magpapakamatay. Ang common sa mga nagpapakamatay, siguro, depressed. Common guys. Yan, common sa mga nagpapakamatay, depressed. So, mag-iingat kayo. So, inmate to attempt to commit or has attempt to commit suicide must be transferred to government psychiatry hospital. O halimbawa, kapag mag-a-attempt na siya or actually attempting to commit suicide, then transfer kagad natin yan saan? Government psychiatric hospital. Provided, ayun na naman, provided court order. Yan, paalam natin lagi sa korte para mag-issue si korte. Dali natin sa mental pa ganyan. Ano pa? Maintain close supervision over suicidal inmates at all times. And designate person trained to handle such cases. Maintain natin, no? Ano pa? Subject them to frequent strip. Yan. Strip, priest searches, or greyhound operation. Kasi, guys, kaya madalas natin yung inaanon to, sinesearch. Kasi baka mamaya, nakakuha sila ng kutsara, pinatulis lang, magsaksak. Okay, kaya sabi nga lahat niya na matatala sa ano, ilayo dito sa taong ito. Okay? Ito, sex deviates. Yan, ito yung ano, kakaiba. Diba, ito yung mga kakaiba, no? Homosexual should be segregated. Ayun, homosexual should be segregated. Yan. Immediate to prevent them from influencing other inmate or being maltreated or abused by her. Halos pares lang to na ano, dito. Kasi sa ito, sex offender, ito yung mga ng rape, di ba? Mga ng rape. Ito naman, mga manyakis. Yan, manyakis. Yan, sorry for the term, pero ito yung ano eh. Sex deviates, ibig sabihin mga ano yung kakaiba. Kakaiba yung kanyang ano, yung away from normal, di ba? Ang normal, ang ano yan, relationship, babae, lalaki, di ba? Ito kakaiba. Okay? So, immediately from prevent, actually, itong homosexualities, hindi na siya totaling, ano, hindi na siya totaling deviation. Okay, homosexual, according sa psychology, and according to psychology, hindi ko alam kung anong libro talaga nila yon. Basta, according to psychology, not consider abnormal. Okay, hindi na siya consider abnormal. Okay, according sa psychology po yan, ha? Yan. So, likewise, other sex should be separate from other inmates for closer supervision and control. Okay, hiwalay lang natin yan. So, ayun yung mga special needs sila. Ito naman yung escape prone inmates. In short, ito yung tatakas talaga. Okay, meron siyang possibility to escape. Okay, lagay natin dito possibility to escape. Yan. Ayan yung antanda niya. Possibility to escape. Kung mga ano daw, kung may mga tawag dito, may mga inmates daw na may posibilidad na tumakas, ang gagawin natin, secure. Ayan, lagay siya sa most secure quarters. Preferably in a single inmate cell. O, di ba? Ito malupit. Single cell inmates. Okay, to minimize their contact with one another. Okay? So, actually, guys, ang normal na kulungan natin. Ayan na. Ang normal na kulungan natin is 4.7 square meters. Okay? Lagay natin. Take note. Normal cell shall be. Yan, shall be 4.7 square meters. At yung 4.7 square meters na yan, normally dapat ilan ba dapat itong ano? Ang nakakulong diyan, ilan ba dapat? Sa normal cell natin, dapat 4.7 per 10 PDL.
Ayan yung recommended. Pero mga may recommendation nga, basta lahat ng Zelda, 4.7 ang laki, whether mag-isa lang siya or may kahati siya. Okay, pero ito yung pinaka-ratio natin, 4.7 square meters per 10 PDL. Okay, so yan ang ano natin, ang ating ratio po dyan. Na? Okay? So, yan. Okay, how about naman yung ano, yung tungkol sa ano, sa jail officer, no? Yung jail officer naman, may ratio din sila, di ba? Ratio of jail officer per PDL, no? Per PDL. So ang ratio natin diyan is one jail officer per 3 PDL. That is the ideal. Okay? That is a ideal in the BJMP. Yan, ideal in the BJMP. Okay? So next, their conduct behavior should be closely watched, observed during after visiting. Okay, alam mo, visiting hours. O, alam na naman natin yung mga visiting hours. Diba? I already discussed the visiting hours, guys. Okay. So, ano pa? Should be frequent strip search. Pag sinabi strip search, pinaliwanag ko na sa inyo to. Ito yung hubad ka. Diba? Hubad ka. Pero hindi yung nakabuka ka. Kasi pag buka ka, visual body cavity search yun. Okay? So, ano pa? Special attention should be given to the exam of items recovered from strip search. Telephone calls must be and only calls that can be monitored through an extension line shall be allowed. Okay, ano yung tawag dito? Yung telepono talaga. Diba? Provided, dapat daw may nakikinig din sa usapan. Diba? Yeah, may nakikinig din sa usapan. Baka mamaya nagpa-plano na pala, diba? So, number 9. Inmates with disability. Ano yan? Inmates with disability should be segregated and closely supervised to protect them from maltreatment and in any form of abuse by other inmates, personnel, and visitors. So, mga inmates with disability, sabi, with disability should be segregated, closely supervised to protect them from maltreatment and any forms of abuse by other inmates, personnel, and visitors. Malay mo, ito yung bulag. Diba? Ano pa? Basta yung mga, ano, yung may disability. Kapansanan. Ayan, kapansanan. Inmates na may kapansanan. Ayan, may kapansanan. O, ayan, yung pinakatagapansanan. Para mas matandaan nyo. So, individual case management, special activity should be developed and conduct to address the strength of the inmates. Ano ba to? Collaboration with the government agents should be done to ensure that disabled inmates are provided with service and benefits contemplated under the Magna Carta for Disabled Person. Okay?